Hello everyone! Hi! Kamusta po kayong lahat? Day off ko ngayon, so nag-chill-chill lang. Nakinig lang ng music. Yung hobby ko naman is tulog na tulog. Yan sa sofa. Ayan siya, oh. Yan. So, hanap lang muna ako ng kausap. So, kausapin ko muna sarili ko. So far ngayon sa UK, tayo yung pinakamataas na ano, na casualty. O may pinakamataas na death toll, apparently. So, nakakalungkot isipin na maraming mga buhay na yung nawala. So, tayo naman na nandito pa rin. It is our moral obligation na sundin kung anong pinapatupad sa atin ng ating gobyerno. Dahil, yun nga sa ngayon, napaka-delikado. So, isipin mo na lang na yung mga family na nagsasuffer, siyempre masakit talaga na wala ng mahal sa buhay. Isipin natin kung tayo yung sa kalagayan nila. So, nilagay ko lang to dito para meron akong kahit paano, konting decoration sa vlog ko. Tsaka practice lang to ng vlog kasi hilig ko talagang mag-vlog. Pero parang wala naman akong kay. Pero sige lang. You know, kumbaga mahilig lang ako mag-document ng mga bagay-bagay and then someday, pag tumanda na ako, then I could look back, titingnan ko yung mga videos ko, then nakakatuwa lang. Tatawanan mo lang ba yung mga kalokohan mong pinagagawa nung mga nakaraan mo? I'm not saying nung kabataan to because I'm already 46. I turned 46 this month. At it's not scary, pero 4 na taon na lang at maging 50 na ako. My goodness. At ngayon, lagi pang may pandemic. So, yung pangarap ko na ikutin yung buong mundo, parang hindi na mangyayari yata. Well, I've been to Paris. Tsaka sa Milan. Yun ang gusto kong mga puntahan. I've been to Venice and Rome. Nakapuntan rin ako ng Amsterdam. Saan pa ba? So, pero mas marami pa akong gustong puntahan. Pero parang sa ngayon, sa mga nangyayari, nakakatakot na mag-travel. So, yun talaga yung dapat nating gawin. While you have the opportunity and the time, you got to do it. You got to do what you want to do. Kasi hindi natin alam yung kinabukasan. Hindi natin alam kung anong mangyayari tomorrow. So, yun, 4 na taon na lang at maging 50 na ako. Which is, well, I will make the most of it sa panahon na hindi pa ako 40. Na gawin ko, I will live to the full. Ko, siyempre, kailangan pa rin magtrabaho, pero at the same time, you enjoy your life while you're working hard. Yun nga lang, we don't know kung kailan matatapos tong pandemic na itong si coronavirus na talagang ginawa ng virus na ito yung buhay natin upside down talaga. It turned our life upside down. So, yeah, it's really sad to know na marami talagang mga taong heartbroken dahil siyempre hindi nila kasama yung mga mahal na sa buhay, yung mga frontliner natin na grabe yung kanilang sacrifices, yung NHS na tayo yung mga, I can't stay at home because I'm also a key worker, I'm also a frontliner, so I have to go to work as well 5 days a week. So, yung mga iba na hindi nila kailangan pumunta ng trabaho, nasa bahay sila. I know it's boring.
Kasi nung last week, I was on annual leave for a week. And it's really, it's not my type to stay at home, really. Kasi parang, basta, napaka-boring. So, yung ginawa namin ng asawa ko, we just watch a lot of movies. Kasi yung Netflix, para mapakinabangan naman yung pinabayaran natin monthly. Kasi ang mahal na nilang sumingil ngayon ng monthly fee. So, yun lang. Life can be depressing, pero kailangan pa rin natin maging positive. Kasi wala naman tayong ibang magagawa kung nandito pa tayo sa buhay na to. But to para tingnan yung kung anong mga gandang bagay na nangyayari para hindi tayo tuluyang ma-depress sa mga nangyayari sa palibot natin. Yun lang. This vlog is just a practice lang. Bye!